Bakit po ba pinuri ng Panginoon ang isang dishonest o hindi tapat na katiwala? Ako po si Father Dion, ang Catholic Chaplain ng 4th Infantry Diamond Division, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Friday ng 31st linggo ng karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, papuri sa iyo, Panginoon. Nagsalita uli si Jesus sa kanyang mga alagad. May taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ihanda mo ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, ano ang gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Ah, alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking amo? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka at palitan mo. Gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang, sabi niya. Isulat mo 80. Pinuri ng amo ang tusong katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makalupa ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay tungkol po sa isang dishonest o hindi tapat na katiwala. Hindi po sinasabi ng ating Panginoon na ginagawa ng isang dishonest o hindi tapat na katiwala ay karapat-dapat nating sundin o gayahin. Hindi po niya sinasabing gayahin natin ang kanyang ginawang paglustay sa kayamanan ng kanyang amo. Hindi po tapat ang nabanggit na katiwala, hindi po siya makatotohanan. Ngunit ang karapat-dapat ng ating pansin ay ang kanyang pagsisikap at katalinuhan upang maiwasan niya ang sakuna sa kanyang trabaho at sa kanyang buhay. Sa kanyang nalalapit na pagkatanggal at pagkaalis sa trabaho, ginamit ng katiwala ang kanyang diskarte. Tinawag niya ang lahat ng may utang sa kanyang amo at ito'y kanyang binawasan upang makuha niya ang kanilang loob. Ang tinuturo po sa atin ng Ebanghelyo ay ganito, if we are capable of making great sacrifices for the earthly goods, then we must also make greater sacrifices for our spiritual goods. Kung nag-exert tayo ng extra effort at ginamit ang ating katalinuhan upang maiwasan ang ating personal crisis, mas lalo tayong mag-exert ng extra effort at gamitin ang ating katalinuhan upang maiwasan ang spiritual damnation. Ngayon, lubos nating maintindihan ang pagpuri ng amo sa kanyang hindi tapat na katiwala. Ibuhos natin ang ating lakas at gamitin natin ang ating pagkamalikhain upang ating makamtan ang makalangit na mga bagay tulad ng ating pagsusumikap na makamtan ang makamundong bagay. Tulad ng ating pag-alala para sa ating personal safety and achievement, mas lalo tayong mag-alala at more focus sa ating spiritual achievement. Kailangan nating bigyang pansin at pagsikapan ang kaharian ng langit kaysa ating mga personal interest. At sa pamamagitan nito, makuha din natin ang papuri at parangal mula sa ating Panginoon. Kaya masigla at masigasig tayong makamtan ang ating kinabukasan at kayamanan sa langit kaysa ating temporary security. Ituon natin ang ating pansin at nakatingin sa kaharian ng langit at hindi lamang sa mga bagay ng mundong ito. Pagplanuhan nating mabuti ang ating pagpatayo ng tahanan sa kaharian ng langit at hindi lamang ang pagpapatayo ng magarang tahanan sa mundong ito. Kaya muli, bakit po pinuri ng Panginoon ang isang dishonest o hindi tapat na katiwala? Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and Author of peace, those who take refuge in you will be glad.
and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.